Isang pinagpalang umaga na naman, mga kaletus, mga kagaya. Sa episode na to, ituturo namin kung paano magpatubo ng lettuce. So bago tayo mag-umpisa, kaya po Ning's Leafy Greens yung aming logo sa aming YouTube channel at saka FB page, kasi yung palayo ni Mrs. is Ning Ning. Ako naman yung palayo ko is Saldi, kaya naging Ning's Leafy Green po yan. So yung pag-uusapan natin ngayon is how to germinate lettuce seeds. So ito po yung ginagawa namin kung paano namin pinapatubo yung aming lettuce. So sa mga masters dyan, alam na nila kung paano to gawin. So sa mga nag-uumpisa, sa mga beginners, napakahalaga po ng video na to. At sigurado po may matututunan kayo. So kung kayo naman ay masters, in-encourage ko pa rin panoorin niyo po rin tong video na to. So kailangan natin ng sterilized kukupit, saka seedling tray. So mas maganda kung ang gagamitin natin kukupit is bistayna. So ilagay natin yung bistayna kukupit sa ating seedling tray. Pagkalagay natin, kailangan natin ng matulis na bagay para gumawa ng butas na paglalagyan ng ating buto. So pag nakagawa na tayo ng butas, maglagay po tayo ng 2 hanggang 3 buto ng lettuce doon sa butas na ginawa natin. Pero kung pelletized seeds po yung gamit natin, isa lang po yung ilagay natin, kasi mataas po yung germination rate nung pelletized, nasa 95 to 99%. Pag sa unpelletized seeds kasi, kung hindi man tumubo yung isa, meron pa rin tayong inasahan 2 hanggang 3 o yung 2 at 2 buto na pwedeng tumubo. So pagkatapos natin ilagyan ng mga buto yung ginawa nating butas, kailangan po natin tabunan yon ng kukupit. Kunting kukupit lang po, sapat lang na matabunan yung buto na ilinagay natin dyan. At pagkatapos po natin matabunan ng kukupit yung ilinagay nating buto, kailangan natin ng spray bottle para diligan yung ating kukupit. Siguraduhin po natin na basa po itong lahat, yung ating seedling tray. At pagkatapos po nun, ilagay po natin siya sa shaded area, yung ating seedling tray. So, mananatili siya doon, mag-stay siya doon ng 1 hanggang 2 araw. At pangalawang araw, makakakita ka na po ng sprout niyan. Mag-sprout na po yung buto. So, yan yung time na kailangan mo nang ilabas yung seedling tray at paarawan. Initially, paarawan mo siya ng 7 to 9 a.m. and gradually, i-increase mo siya. Gawin mong 7 to 10, 7 to 11. Tapos, ito po, pag linabas na natin, naka-bottom feed na siya. Pag lumabas na yung sprout, naka-bottom feed na yung seedling tray natin, yung gagamitin lang natin is plain water. So, kailangan gradually yung pagpapainit natin sa araw niyan. So, kung nag-start tayo 7 a.m., sunod na araw 7 to 10, 7 to 11. Sa kapag ikapitong araw na, ilagay natin siya sa greenhouse natin kung saan mismo siya doon natin itatanim para makapag-adapt ng temperature o yung klima doon sa loob ng greenhouse mo kung saan mo siya itatanim. Pagkalipas po ng 7 araw, ang gagawin natin ngayon, maglalagay na tayo ng half-strength nutrient solution. So, paano ba maglagay ng half-strength nutrient solution? Ang manufacturer kasi ng mga nutrient solution, iba-iba yung dilution ratio nila. Ang iba is 2.5 ml per liter na water. Ang iba naman 2 ml per liter na water. So, example lang, yung sabihin natin 2 ml
nutrient solution per 1 liter of water, kung gagawa tayo ng half strength nutrient solution, so ang gagamitin lang natin is 1 ml nutrient solution na A and B sa 1 litrong tubig. So mayroon na tayo niyang half strength nutrient solution. So pag naglagay po tayo ng nahalong nutrient solution, yung taas lang po ng mixture natin ng nutrient solution, at least half inch lang. Huwag nang tataas dun sa half inch kasi baka malunod naman yung ating lettuce. So yun lang po ang ilagay nating halong nutrient solution. Pagkatapos ng dalawang linggo, mapapansin nyo mayroon na siyang tatlo hanggang apat na dahon. So ito na po yung hudyat para ang sign para ilipat na natin yung ating lettuce. So itatransplant na natin doon sa permanent container niya or styrofoam. Ready na po siya pang ano, pang ilagay natin doon sa ating mga pwede sa tuna box o kaya sa pipe natin, sa downspout. Depende po kung anong system yung ginagamit nyo po. So ready na po transplant yan. Meron po kaming video about transplanting lettuce. Bisitahin nyo po yung aming YouTube channel. Tapos hanapin nyo lang po na yung transplanting lettuce basic tips. So nandun po yung guide kung paano mag-transplant ng lettuce. Ganun lang po kasimple yun. So happy planting mga kagaya. At lagi kong sinasabi, mag-ingat po tayo. Hindi po mahalaga kung sino yung nagtanim o sino yung nagdidilig. Ang mahalaga po ay ang ating Panginoon na nagpapatubo sa ating halaman. God bless po sa inyong lahat. Sana po ay makatulong to sa inyo yung video na to. Maraming salamat!